Hello guys! Kumusta kayo? Welcome sa ating channel. Si Kuya Ramsey muli po ito. So guys, ating topic ngayon ay tungkol doon sa proper socialization. Marami kasing mga newbie na merong hindi tamang pangmalas kung ano yung proper socialization na tinatawag. Iniisip nila na kapag ang mga dog na kailangan ma-socialize, is kailangan lang maipakilala, magka-hello-bilo sa mga tao, sa mga hayop, sa mga ingay, okay na yon. Pero hindi ganun guys, no? Meron tayong babanggitin sa video na ito para sa mga newbie na kung saan makikinabang po tayo. Yung nagiging problem na po ng napakaraming ganitong issue na natanggap tayo sa ating mga comment section, ganun din po sa mga messenger natin, na kung saan nagiging problema nila yung dog nila kapag ilalabas nila, umuupo. Yan. Ayaw mag-walk. Takot sa labas. Gusto sa loob lang. Actually, nangyayari po yun guys kapag yung mga puppy, since birth ano po, pagkapanganak, ay napakalimitado ng kanilang kapaligiran na nakikita, yung kinalakihan. Kagaya po nila, lumaki sa probinsya, wala naman mga sasakyan doon, mga huni lang ng ibon, napakatahimik. So, and then bigla na-expose po dito sa cities, no? Sinadala natin dito. So, ganun talaga, magkakaproblema kung minsan. Si Tali, nung una ko pong ilabas, ganun din. Ayaw niyo lumabas dito sa gate nito. Kapag nilalabas ko dito, guys, umuupo lang dito. And then, kapag nandun ako sa labas, bumabalik siya. At gusto niya lang pumasok, ayaw niya lumabas. So, papakita natin, guys, kung anong gagawin natin kapag ganun. Kapag yung mga puppy, isa yung mag-walk dahil natatakot. Or, tingin nila, hindi safe yung labas. Dahil hindi pa sila familiar at hindi pa nila na-experience lumabas. So, nangyari kasi dito guys, no? Sa mga puppy natin, syempre, ang pinakamahalaga po kasi guys, yung safety ng ating mga puppy. Kapag wala pa talagang vaccine yung puppy, hindi po natin ina-advise na ilabas, i-socialize kung saan-saan. Kasi napakadelikado po nun, lalo na sa parvo. So, after 2 months, mahigit, saka pa lang po sila nakakalabas. At medyo hindi pa sila familiar sa kung anong nasa surroundings nila o ano makikita sa outside world, wika nga. Kaya, challenge po para doon sa iba kung paano tuturuan sila na hindi sila dapat patakot o kaya dalawang isip na sa maglakad sa labas, magwakal po. So, ang ginawa ko po dito kay Tali, papakita natin guys, no? Come on, Tali. So, medyo si Tali ngayon is lumalabas na siya kasi natry na po natin nung una. So, tandaan lang, magdala tayo ng mga treats, ng mga toys, para maging enjoyable po dun sa papi yung dun sa labas, okay? So, alam nyo guys, nung una, itong si Tali, paglabas ko, kailangan kong isarado muli yung pinto kasi siguradong tatakbuli siyang paloob. Dahil nga, natatakot siya, or ayaw niya sa labas dahil hindi pa niya nakasanayan. Ang ginawa ko dito guys, bali, wala lang. So, nakita nyo, may dumaang motor. Nung una, kahit sa mga e-bike lang at nakita niya, takot na siya. At gusto niya nang pumasok. Ang ginawa ko lang dito, guys, wala akong ginawa. Parang ganun, no? Parang nakatawa lang ginawa. Ah, inilabas ko lang siya, para din po sa mga newbie. Inilabas ko lang po siya dito. Dito po sa park na ito. Come on. Umupo lang kami dito. Umupo lang po kami dito ni Dali. Although, natatakot siya, hinayaan ko lang siya. Siguro, guys, mga 1 hour lang. And then, nung relax na siya, para nakaka-adjust na siya, pinasok na uli. And then next day, lumabas po uli kami. At yun, naglaro na kami. Binibigyan ko siya ng mga reward. Binibigyan ko siya ng ball. Hanggang sa napansin ko, nagiging at ease na siya. So, gawin nyo guys, ano? Tali, come here. Sa kapag unang paglabas ng puppy, dapat gawin natin enjoyable dun sa puppy yung mga activities sa labas. Ang ideya po is, upang malaman ng puppy, na tuwing lalabas siya, hindi naman dapat ito maging nakakatakot na experience, kundi kasiyasya, dahil puro positive yung nangyayari. Wala mo nang correction, kung nanghihila siya ng list, huwag mo nang i-correct. Wala mo nang huwag natin pagkagalitan, dapat puro positive yung nangyayari. And then, third day, yun guys, napakabilis ano, naglalaro na si Tali, tumatakbo na siya dito, kung saan-saan. Makikita nyo sa video, naghahabol siya ng bola, at kung saan-saan siya pumunta. Hindi na niya pinapansin yung mga naman. Tingnan natin, dami dadang e-bike. Dati ayaw niya pag may dadang e-bike. Tingnan natin kung papansin ni Tali. So, nakita niyo guys, no? Wala. Ignore lang ni Tali yung e-bike. Ito yung binabanggit ko kanina guys, no? Na tamang paraan ng proper socialization. Kasi kung ang plano po nyo is
gawing guard dog yung ating mga puppy paglaki. Hindi po angkop yung socialization na ipapatip natin siya sa kung sino-sino mga tao, ipapaprend natin sa kung sino-sino, sa mga hindi niya kilala. Kasi ang mangyayari nun guys, ano? Hindi magiging effective na guard dog ang mga Golden Malinois natin dahil magiging napakabait niya. Maraming case yan. Basta siguro niyo sa ating comment section. Sir, ano kayong gagawin ko? Sobrang bait ng puppy ko. Lahat ay kilala. So, wala. Hindi niya magagampanan yung pagiging guard dog. Ang socialization po na tinatawag, kaya ganyan ito guys, no? Yung proper socialization, lalo na kung plano natin gawing guard dog, yung ating mga Belgian Malinois is, kapag nasa ganitong labas, tuturuan natin yung ating mga puppy na mag-focus sa atin. Nai-ignore niya lahat ng distraction sa palibot. So, at the same time, hindi tayo matatakot na maging aggressive yung mga puppy sa mga ibang aso, sa mga ibang tao. Kasi nga, tinuturuan natin siya na kapag nasa labas at mayroong ibang mga tao, nai-ignore lahat yon. I-ignore yung mga sasakyan, yung mga ingay, at sa atin lang siya magpo-focus. Kasi ang goal natin is gawin siyang most in a protection dog. So, hindi ang socialization, hindi po yung ipapakalala natin sa iba't ibang tao, ipapepet natin para maging mabait sa tao. Ayan. So, ganun, ano? Kailangan yung tinatawag nating aloof. Mahalaga yon yung pagiging reserve sa mga stranger. Dapat ganun mga puppy natin. Nung minsan, may pusa doon. Kuhanan natin yung pusa. Marami kasing pusa dito. Guys, sa parang gustong sundaban o sugurin ni Tali yung pusa. O sinaway ko agad siya, no? So, yun. Hindi naman kailangan makipaglaro siya sa pusa. Ang goal natin is i-ignore niya. Pusa man yan, squirrel man yan, kapwa aso man yan, tao man yan. Nasa panahon ng ganitong tinatawag na socialization, tinuturuan po natin, in short, ang ating mga puppy na sa atin lang mag-focus at i-ignore lahat ng distraction. High-level motivators man yan, low-level motivators man yan, o mga distraction, dapat sa atin lang po mag-focus ang ating mga puppy. Upang sa ganun, maiwasan natin yung tinatawag nating napaka-friendly Belgian Malinois na lahat ay kilala. O, although safe po ito, kasi hindi siya makakagat, pero hindi rin siya magiging effective na guard dog. Mayroon po kong ganun, kaya alam ko yun guys, meron kaming dog na ganun. Lahat ay kilala, pati yung mga beral ko, maninigil ang beral ko ng tubig, ay nakikipaglaro siya. Walang kakwenta-kwentang Belgian Malinois. So, yun, huwag natin gawin yung guys, no? Magayon ito si Tali. Una, takot siya, pero huwag kayong mag-alala. Hindi ko mo takot ang Belgian Malinois is mahina na ang nerve. Kung minsan, kakulangan lang po yan ang pag-expose sa ating kapaligiran, sa tamang exposure. At itong si Tali, takot talaga ito nung una dito sa labas. Pero tingnan nyo guys ngayon kung gaano siya ka-at ease habang nasa labas. Come on, Tali. Come on. Papahabulin po natin sa bulas. Tali. Come on, Tali. Sit. Come here. Siya binalik yung ball, so bibigyan natin siya ng reward. Come here. Lagpas. Come here. Possessive siya na. Ito, reward mo, oh. Ito nga. Okay. So, yun, guys, no? Napaka-iklila lang ating video yan, pero napakahalaga yan para sa mga newbies. Para malaman natin yung anong tama natin gawin, yung tinatawag na proper socialization, lalo na kung meron tayong plano na gawing guard dog yung ating mga puppy. At yung konting disiplina, ano po? Yung wag nating makasanayan. Huwag nating sanayan yung puppy natin na kapag lalabas tayo, kinakaladgad tayo. Papasok tayo, kinakaladgad tayo. Nabanggitan natin yan sa napakatagal natin mga video na dapat tayong unang lalabas ng gate sa mga pintuan. Tayong unang lalabas. So, paupuin muna natin siya. Papasok tayo, lalabas tayo. Kailangan paupuin muna. Yung pong napakahalaga para pagpapakita po ng ating leadership. Okay, so, kagaya nito. Tali, sit. Upo muna siya. Saka natin bubuksan yung gate. Stay. Sit. At tayo muna pong papasok. So, yun lang guys. At para po sa mga bago pa lang sa ating channel, bago pa lang napagawi, please do me a favor po na paki-like ng ating video, paki-subscribe na rin po, at paki-hit ng notification bell upang sa susunod nating upload ay ma-notify po kayo lahat. Thank you so much guys, and stay safe.